Magandang araw mga bata, lalo na sa mga mag-aaral ng ika-apat na baitang. Narito ako upang gabayan kayo sa signaturang Filipino. Teacher Ja, ang aking pangalan. Tiyak ikay may matututuhan. Kasama mo, kaibigan mo, sabay nating aralin wikang Filipino. Kaya mga bata, ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at isang malinis na papel. Sisimulan na natin ang pag-aaral ng Filipino, kung saan ikaw siguradong matututo. Handa ka na ba? Tara! O mga bata, muli na naman tayong nagkita. Napanood nyo ba ang mga nakaraang episodes natin? Sa huli nating episode, pinag-aralan natin ang pangalan. Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Napakinggan din natin ang usapang text ni Nakasi at Razi. Sa usapang iyon, marami tayong pangalan na natukoy tulad ng Razi, bata, anak, magulang, kaibigan, Roxanne, Caitlin, JP, guro, Binibining Charmaine, frontliner, doktor, Cassie, nanay, nurse, barangay health workers, sundalo, pulis, laruan, bahay, kaarawan, piyesta at klase. Nagpunta din tayo sa mundo ng pangalan. Tinukoy muna natin ang mga ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari at ginamit natin ito sa pangungusap. At bago matapos ang ating nakaraang episode, nagkaroon tayo ng maikling pagsasanay. Binigyan ko rin kayo ng isang takdang aralin tungkol sa paksa ng pangalan. Halina't basahin at sagutan natin ang inyong takdang aralin. Maaga akong nagising dahil sa huni ng ibon. Masaya akong bumangon at nagdasal. Siguradong maaga siyang umalis upang pumunta sa simbahan. Mamaya pagdating niya, sosorpresahin ko siya. Ako naman ngayon ang nanay. Tiyak na matutuwa siya. Wala na ang cake pa sa mesa. Kaarawan ngayon ng aking mahal na ina. Hindi pa man tayo nagsisimula sa panibago nating aralin, lubos na akong natutuwa sa pinapakita niyong kasipagan. Inaasahan ko sa araw na ito, patuloy kayong manunood at makikinig kay Teacher Ja. Mga bata, naranasan niyo na ba ito? Pabili po! Pabili pong shampoo! Pabili din pong toothpaste! Anong shampoo? Anong toothpaste? Nautusan na ba kayong bumili ng shampoo o ng toothpaste at kung ano-ano pang mga bagay? Ngunit, nagkamali kayo sa pagbili? Maaaring nagkamali kayo sapagkat hindi nyo sinabi ang tiyak na ngalan ng inyong binibili. Nako! Mukhang kailangan nyo na naman ng tulong ko. Sa araw na ito, tutulungan kitang makilala ang mga tiyak at karaniwang ngalan na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Tingnan at basahin ng mabuti ang panawagan ni Naunggoy at Aso. Ang sabi sa panawagan ni Unggoy, "Huwag putuli ng mga nara at iba pang puno sa kagubatan. Ito ang aming tirahan." At ang sabi naman sa placard ng aso, "Huwag iasa kay Pangulong Duterte o sa mga pulis at sundalo ang pagbabantay laban sa pang-aabuso sa Pilipinas.
Magkaisa tayo. Nakikilala mo ba ang mga pangalang ginamit sa panawagan? Magaling! Tingnan mabuti ang chart. Pupunan natin ito ng sagot. Ano-ano ang mga pangalang nakita nyo sa panawagan ni Unggoy? Kung ang inyong sagot ay Nara, Puno, Kagubatan at Tirahan, nakuha mo ang tamang sagot! Eh, ano-ano naman ang mga pangalang nakita mo sa panawagan ni Aso? Sana ang inyong sagot ay Pangulong Duterte, Pulis, Sundalo at Pilipinas. Magaling mga bata! Kayo'y tunay ng maalam sa pagkilala ng pangalan. Ngunit, napansin niyo ba ang mga pangalan na nagsisimula sa malaking letra? Opo! Tulad ng Nara, Pangulong Duterte, at Pilipinas? Magaling! Ang tawag sa mga ito ay pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi ay tawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At ang mga ito ay nagsisimula sa malaking letra. Tulad na lamang ng pangalan ko, Jaychel Donasco. Tulad din ng pangalan mo, Carlo, Marie, Elizabeth, Isabella, Maxine at Loisa. Ang mga pangalan natin ay tiyak na ngalan ng tao. At ang isa pang pangalang pantangi ay Nara. Ang Nara ay isang tiyak na ngalan ng puno. Muli nating tingnan ang chart. Napapansin niyo ba ang mga pangalan na nagsisimula sa maliit na letra? Magaling! Ang mga ito ay tinatawag na pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay ang tawag naman sa karaniwan o pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At nagsisimula naman ito sa maliit na letra. Ang halimbawa nito ay shampoo, toothpaste, kalsada, paaralan, nanay, tatay, kaibigan, aso at piyesta. Ilan lamang ito sa mga pangalang pambalana dahil ang mga salitang ito ay karaniwang tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay sinusulat gamit ang maliit na letra. Nalaman nyo na ang dalawang uri ng pangalan. Ito ay ang pangalang pantangi at ang pangalang pambalana. Subukan nga nating sagutin ang mga pagsasanay na ito. Handa ka na ba? Opo! Ibibigay ko ang mga pangalang pambalana at kayo naman ang magbibigay ng pangalang pantangi nito. Bibigyan ko lamang kayo ng isang minuto. Narito ang mga pangalang pambalana. Una, toothpaste. Ikalawa, sabon. Ikatlo, paaralan. Ikaapat, guro. Ikalima, kaibigan. Ikaanim, bundok. Ikapito, probinsya. Ikawalo, shampoo. Ikasyam, ballpen. At ang panghuli, sapatos.
ating alamin kung nakuha mo ang tamang sagot. Mga bata, kung ang mga isinagot nyo para sa bilang isa hanggang sampu ay una, nagsisimula sa malalaking letra. Pangalawa, nagbibigay ng tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At ang ikatlo, ito ay madalas na tatak ng mga kilalang produkto o lugar. Narito ang mga ilang halimbawa. Una, toothpaste. Maaaring Colgate, Happy o Close Up. Ikalawa, sabon. Safeguard, Perla o Kojic. Ikatlo, paaralan. San Pedro Elementary School. Ikaapat, Ginang Damasco. Ikalima, kaibigan, Helen. Ikaanim, bundok, Bundok Apo at Bundok Makiling. Ikapito, probinsya, Batanes, Guimaras o Sulu. Ikawalo, shampoo, Sunsilk, Palmolive at Pantene. Ikasyam, ballpen, maaring Panda o Pilot. Ikasampu, sapatos, Otto, Nike o Advan. Naku, walang duda! Tama ang lahat ng inyong mga sagot. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang Aja Clap. Isa, dalawa, tatlo, Aja! Ngayong, alam na alam nyo na ang dalawang uri ng pangalan. Handa na kayo para sa ating Galing Mo, Ipakita Mo! Ihanda na muli ang inyong ballpen at malinis na papel. Kopyahin ang naiibang pangalan sa hanay ng mga salita at tukuyin kung ito'y pantangi o pambalana. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat bilang. Una, Mindoro, Laguna, Lalawigan, Batangas. Ang tamang sagot ay Lalawigan. Ito ay Pambalana. Pangalawang bilang, Arroyo, Senador, Duterte, Estrada. Ang tamang sagot ay Senador. Ito ay isang pambalana. Pangatlong bilang, DENR, Ahensya, Gobyerno, Programa. Ang tamang sagot ay DENR. Ito ay isang pantangi. Pang-apat na bilang, Aklat, Lapis, Gunting, Alab ng Wika. Ang tamang sagot ay Alab ng Wika. Isa itong pantangi. Panghuling bilang, Paaralan, Aklatan, Simbahan, Pilipinas. Ang tamang sagot ay Pilipinas. Ito ay isang pantangi. At ngayon, basahin natin ang usapan at piliin ang mga pangalan. Sabihin kung ito ay pantangi o pambalana. Lolo, di ba kilala ninyo si Emilio Aguinaldo? Sinong hindi nakakakilala sa unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas?
Taga Kawit, Cavite raw po siya? Oo, malapit dito ang Kawit. Mahusay na sundalo si Aguinaldo. Kasapi siya ng katipunan na itinatag ni Bonifacio. Nahalal pa nga siyang pangulo ng pamahalaang revolusyonaryo na ginanap sa kumbensyon sa Tejeros. San po ba ang Tejeros? Sa Cavite rin. Iniba na lang ang ngalan nito. Bakit mo nga pala naitanong si Aguinaldo? Mag-uulat po kami ng mga bagay tungkol sa mga bayani ng Himagsikan. Alam kong guro kayo dati at taga Cavite pa kayo. Oo, guro ako ng Araling Panlipunan noong nagtuturo pa ako. Maraming bayani ng Revolusyon dito. Taga Cavite rin ang 13 martir, kaya may bayan ditong 13 martires. Narito ang mga tamang sagot. Ang mga pangalang pantangi sa usapan ay Emilio Aguinaldo, Kawit, Cavite, Tejeros, Republika ng Pilipinas, Katipunan, Bonifacio, Pamahalaang Revolusyonaryo, Kumbensyon sa Tejeros, Araling Panlipunan, at 13 Martires. At ang mga pangalang pambalana ay Lolo, Bayani, Himagsikan, Guro, Sundalo, Pangulo, at Martir. Ang pangalan ay may patlang uri. Ito ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pantangi ay patlang nangalan ng tao, hayop, bagay, pook at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa patlang. Ang pambalana ay patlang o patlang ngalan ng tao, hayop, bagay, pook at pangyayari. Isinusulat ito sa patlang. Buuin nga natin ang kaisipan. Ang pangalan ay may dalawang uri. Ito ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pantangi ay tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, pook at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Ang pambalana ay karaniwan o pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, pook at pangyayari. Isinusulat ito sa maliit na letra. Sa araw na ito, nadagdagan ang inyong mga kaalaman tungkol sa pangalan at nalaman nyo din na may dalawang uri nito. Ito ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Sa muli nating pagkikita, tiyak na marami pa kayong malalaman at mas masaya pa ang kwentuhan. Ako si Teacher Ja, na nagsasabing ang batang matalino, tiyak, aangat sa buong mundo. Aja! Paalam!